Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi nila, kapag humiling ka sa isang bituin, ay hindi na mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga ay ang gusto ng puso mo na binibithi mong magpapasaya sa'yo. Para sa katuparan ng mga pangarap mo, walang hadlang na pwedeng pumigil sa'yo. Basta ginusto ng puso mo, kahit isang sugal, itataya mo para sa minimithi mo. Mabait naman ang kapalaran. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat upang maging masaya. Sabalit minsan, bakit ba mas pinipili natin ang makulong sa mundong hindi dapat kahantungan ng kagaya mong ang tanging hiling ay ang makaranas ng tunay na pagmamahal. Sa bawat paghakbang natin, makikita natin ang daan patungo sa kapalarang inilaan para sa atin. Saan ka tutungo? Sa iyong hiniling mula sa mga bituin o sa pangarap mong paparating na naghihintay sa iyong pagdating? Nay, mamaya pag-uwi, anong pasalubong ang gusto mo? Tanong ko kay nanay. Kahit ano anak, basta galing sa'yo, masaya na ako. Uwi ka naman ni nanay. Anak, tara na. Sumakay ka na dito sa kalabaw. Uwi ka naman ni tatay. Patungo na kasi kami sa tubuhan. Ako pala si Sean. Binata na ako ngayon. Siguro, naaalala niyo pa ako. Naalala ko lang nung maliit pa ako. Nagtitinda ako palagi ng balot. Nakakatuwang balikan yung mga alaala sa nakaraan. Bata pa lang kasi ako eh. Gusto ko na talagang makatulong kay nanay at tatay. Kaya ayun, sa pagtitinda ng balot, namulat ang isipan ko. Halos gabi-gabi ako nagtitinda ng balot, kahit na ulan. At ang nakakatuwa, ubos lagi ang balot na tinda ko. Kaso, simula nung umalis kami sa lugar na yun, natigil na ang pagtitinda ko ng balot. Dati kasi, nakatira kami malapit sa dagat. Ngayon, eto, nakatira kami malapit sa palayan, tapos si Papa at ako naman, eto, sa tubuhan nagtatrabaho. Dahil sa tubuhang ito, nakagraduate ako sa kolehiyo. Katiwala kasi si tatay dito. Di ko naman sila maiwan, mas masaya kasi talaga dito. Sabi nga nila, tatay at nanay, pwede na daw akong mag-asawa. Natatawa na lang ako kasi wala pa sa isip ko yan. 20 lang ako. Bakit mag-aasawa agad? Gusto ko kasi munang mag-enjoy sa buhay ko at makatulong sa tatay at nanay ko. Sila talaga ang kaligayahan ko. Anak, sabi nga pala ni boss, gusto ka daw niyang makausap. Wala lang siya dito ngayon. Ipapakilala ka daw kasi niya sa anak niyang tagapagmana ng tubuhan. Kasal kasi ng anak niya ngayon. Siguro pagbalik niya, kasama na niya yung anak niya. Uwi ka ni Papa. Ah, sige Papa. Baka pumamanahan din ako ng lupa dito sa tubuhan. Uwi ka ako naman. Loko ka talaga anak. Ay nako, pasensya ka na ha. Kasi mahirap lang tayo. Hindi ko na ibigay yung mga magagandang bagay sa'yo. Uwi ka ni Papa. Tatay naman, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Baka maiyak ako. At saka alam mo tay, okay lang. Kasi
andyan naman kayo ni nanay. Sapat na yun. Wika ako. Kaso, ayun si tatay. Pinapawi ang mga luha niya. Iyakin talaga yung tatay ko. Buti na lang at di ako nagmana sa kanya. Tatay naman, kaya ayokong mag-asawa muna eh kasi siguradong sa kasal ko eh. Iiyak ka. Wika ako. Anak, yung nanay mo lang kasi ang may gusto na mag-asawa ka na. Pero kung ako ang tatanungin mo anak, wag muna. Kasi ikaw pa din ang baby ko. Pakis nga ako anak. Wika ni tatay. Tatay naman ni. Eh. Ang laki ko na kaya. At baka may makakita. Nakakahiya eh. Wika ako. Anak naman. Eh, tatay mo naman ako. Dali na. Wika ni tatay. Kaya ito. Wala naman ako nagawa. Ay, nako si tatay. Sobrang close kami kasi talaga ni tatay. Kahit saan magpunta si tatay, eh, dapat lagi akong kasama. Kaso, nung magkaisip na ako, ayun. Nakabukod na yung kwarto ko. Big boy na daw kasi ako. Noong una, di ko alam kung bakit kailangan na bumukod pa ako ng kwarto. Gusto ko kasi dati na nasa gitna ako ni tatay at nanay. Kaya siguro di na ako nagkaroon ng kapatid. Pero okay lang. Solo ko ang pagmamahal ni tatay at nanay. Sa totoo lang kasi, ayaw ko na may kahati. Ewan ko ba, basta. Ang akin ay akin lang. Kaya nga sa school, madaming nagagalit sa akin. Siyempre, matalino ako. At bawal mangopya. Ang hirap kaya na nag-aaral ka tapos kukopyahin lang ng iba. Kaya madamot talaga ako sa school. Pero sa totoong buhay, di talaga ako madamot. Nasa lugar naman kasi yung pagiging madamot eh. Parang pagmamahal. Kapag mahal mo, syempre, sa'yo lang dapat at bawal ang may kahati. Pero, di ko pa naranasan ang magmahal. Ano kaya ang pakiramdam kapag nagmamahal? Masaya siguro. Katulad ng mga napapanood ko. Laging masaya, tapos happy ending. Sana, ganun din ang sa akin. Kaso, kailan kaya darating yun? Sana, dumating na agad. Ano ba yun? Dapat ba ako ang maghanap? O dapat ako ang magpahanap? Pero, sabi nga nila na darating ito. Sa di mo inaasahang pagkakataon. Pero kailan kaya darating ang tamang pagkakataon na yun? Excited na ako. At saka, excited na akong gamitin si Temtem. Kinakalyo na kasi yung kamay ko. Anak, tara na. Uuwi na tayo. Uwi ka ni tatay. Grabe. Sa nakalipas pala na buong maghapon sa tubuhan. Sobrang dami kong iniisip. Ang bilis talaga ng oras. Kaya ito. Sumakay na ulit ako sa kalabaw papauwi sa bahay. Medyo madilim na nang makarating kami ni tatay. Grabe, nakakapagod talaga. Kaso pagkarating ko, inutusan agad ako ni nanay. Anak, bumili ka muna ng toyo. Wala na pala tayong toyo. Paborito mo pa naman tong adobong sitaw na lulutuin ko. Wika ni nanay. Kaya ito, kinabahan ako kasi madilim na. Yung pinakamalapit kasi na tindahan dito, ay doon pa kay Aling Tasing. Tatawid pa ng mahabang tulay. Nakakatakot pa naman doon kasi madalas na may nagpapakita daw doon sa may tulay na yun. Dati daw kasi
may itinapon ng katawan ng lalaki dun, kaya ayun. May mga nagsasabi na may nakikita daw na kaluluwa ng lalaki dun na nakatayo sa gilid ng tulay. Hindi talaga ako nadaan doon nang walang kasama. Nakakatakot kasi eh. At saka, nagtataka ako sa ilog dun. Bakit walang tubig? Puro bato lang ang nasa ilalim ng tulay. Kaya ito, tapang-tapangan ako ngayong gabi. Nagtungo na ako sa tindahan ni Aling Tasing. Grabe, papalapit pa lang ako sa may tulay, kinakabahan na ako. Kaso, kapag di ako tumuloy, ayoko naman na kumain ng adobong sitaw na walang toyo. Kaya naman, binilisan ko lang ang paglalakad sa tulay. Sa gitna ako dumaan tapos diretso tingin lang. At pagkarating ko sa may gitna, parang may naaninag ako nakatayo sa may gilid ng tulay. Sa sobrang kaba ko, tumakbo talaga ako kasi parang may nakita ako nakatayo. Kaya ito, ang bilis kong nakarating kay Aling Tasing. Pagkarating ko, hingal aso talaga ako. Parang ayoko nang dumaan sa tulay. Kaso, wala namang ibang daan. Paano kaya ako uuwi? Oh, iho. Anong nangyari sa'yo? Wika ni Aling Tasing. Nako, wala ho. Isang toyo nga po. Wika ako. Agad namang binigay ni Aling Tasing ang toyo. Pagabayad ko, eto. Kinakabahan na naman ako. Paano kung habulin ako ng kaluluwa na yun? Pagkarating ko sa tulay, diretso lang ulit ang tingin. At habang papalapit ako sa gitna, kung kanina naaninag ko lang siya. Ngayon naman naririnig ko na naiyak siya, kaya mas lalo ako natakot. Tatakbo na sana ako kaso may napansin ako. May malaking bag kasi sa gilid ng tulay. Kahit madilim nakita ko to. Tapos yung naiyak na kaluluwa, eto. Parang tatalon sa tulay. At ang unang pumasok sa isip ko, baka hindi kaluluwa ang nakikita ko. Saglit, anong gagawin mo? Wika ako. Tapos eto, tumingin siya sa akin. Di ko naman nakita yung mukha niya. Madilim kasi. Pero alam ko na tumingin siya. Naaninag ko eh. Uy, huwag kang tatalon dyan. Walang tubig dyan. Bato ang babagsakan mo. Bahala ka. Kapag tumalon ka at nabuhay ka, ang sakit nun. Siguradong durog ang mga buto mo. Wika ako. Di ko alam kung bakit ko nasabi ang mga salitang yun. Wala akong maisip eh. Baka kasi mamaya mapagbintangan pa ako. Sino ka ba? Bakit ba nakikialam ka? Wika niya. Dahil sa narinig ko, nalaman ko na lalaki siya. Ang laki ng boses eh. Ako si Sean. Ikaw ba? Sino ka ba? Wika ko naman. Ako si Mito. Wika naman niya.